isang lalaki ang arestado sa salang pagpasang at paggalaw sa biktimang si Lovely Ann Villa Gomez. Natagpuan ang walang buhay na katawan ng biktima ng kanya mismong kasintahan sa tahanan noong Lunes ng gabi, petsa 24 ng Agosto, taong kasalukuyan. Katabi ang alagang aso na wala na rin buhay. Ayon sa report, ang biktima ay nakakitaan ng strangulation marks sa kanyang leeg at laceration sa kanyang genitalia. Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat. Muling nagbabalik ang LMNH TV para bigyan kayo ng true crime stories na nangyari sa ating bansa. Sa mga bago pa lamang sa aming channel, huwag kalilimutang i-click ang notification bell at subscribe button para patuloy na makatanggap ng update para sa mga susunod na video. Ang isang normal na araw para sa biktima ay hindi inaakalang isa sa pinakamalupit na sasapitin niya. Hindi inaasahan ng pamilya ng biktima na ang kanilang minamahal na anak ay babawian lamang ng buhay sa hindi makataong paraan at dahil lang sa hindi katanggap-tanggap na motibo ng suspek. Ang biktima ay karumal-dumal na sinapit na parabang hindi tao ang gumawa nito sa kanya at sa alaga niyang aso. Ayon sa report na nirescue umano ng kanyang alagang aso ang biktima, ngunit sa kasawiang palad ay hindi sinuwerteng mabuhay silang dalawa. Mga bandang hapon noong ilabas niya ang kanyang aso at doon na nagsimulang masira ang buhay na talagang iniingatan niya. Si Villa Gomez ay mahilig raw umano mag-ampon at mag-alaga ng aso at pusa, kaya ayon sa kanila, mahirap raw pasukin ang bahay nito. Isang malagim na pangyayari ang sinapit ng 29 anyos na dalaga na naging dahilan upang bawian ito ng buhay. Base sa report, ang 29 anyos na si Lovely Ann Villa Gomez ay natagpo ang walang buhay sa sarili nitong bahay. Dagdag pa, ang boyfriend umano ng biktima ang nakakita sa sinapit ng kasintahan. Si Villa Gomez umano ay naliligo sa sarili nitong dugo nung matagpuan sa kanyang tahanan Lunes ng gabi, petsa 24 ng Agosto. Hinihinalang si Villa Gomez ay ginalaw umano ng sospek bago ito pinaslang. Immediate follow-up operation ang agad na isinagawa ng pulisya matapos mabalitaan ang krimen na ginawa dito. Sinabi ni Malabon Police Chief Colonel Albert Barot na ang walang buhay na katawan ng biktima ay walang damit na suot pang itaas noong matagpuan ang kanyang katawan habang naliligo ito sa sarili nitong dugo. Si Kevin Louis Lim na nobyo ng biktima ang nakakita sa katawan nito noong alas 6:30 ng gabi Lunes sa tahanan nito sa number 12A Cruz Street, Barangay Baritan. Ayon sa nobyo nito ay nagpunta siya sa tahanan ng nobya dahil si Ann umano ay hindi sumasagot sa tawag niya at text messages. Nakahandusay daw umano ang biktimang si Ann sa sahig at naliligo sa sarili nitong dugo nung matagpuan niya ang kanyang kasintahan. Nagbigay ng simpatya sa biktima ang Malabon City Mayor na si Jenny Sandoval noong personal itong nagpunta sa tahanan ng biktima. Ang mga otoridad ay mabilis na inatasan ng mayor na magkasa ng immediate investigation at kumuha ng posibleng maging pruweba na posibleng idala sa korte upang idiin ang sospek at upang makilala na rin ang sospek. Noong gabi na rin iyon na matagpuan ang katawan ng biktima, ang Malabon Police at ang Northern District Criminal Investigation and Detection Group or CIDG ay positibong nakilala na ang suspect sa karumal-dumal na pagpasang sa biktima ay si Jermark Reyes. Si Jermark or ang suspect ay isang 26 anyos na nakatira sa number 30 Pantihan 2 Naval Street, Barangay Flores, Malabon City. Naidentipika ang suspect nung makita umano ng mga otoridad ang malinaw na kuha ni Jemar sa CCTV footage. Noong alauna ng hapon, kaparehong araw na matagpuan ang katawan ng biktima sa tahanan nito. Nakasuot siya ng black na t-shirt at may dalang black na sports bag.
Isang oras ang makalipas ay makitang papaalis na sa lugar ng krimen ang suspect. Ngunit iba na ang suot nito. Nakasuot na ito ng yellow t-shirt. Ang operatiba ng CIDG na pinangungunahan ni Master Sergeant Roberto Borromeo ay na-trace ang driver ng e-bike na sinakyan ng suspect pauwi sa kanyang tahanan. Ayon sa driver, napansin daw nito na ang suspect na si Jemar ay dumudugo ang kanang mata na nagpapakita lamang na ang biktima ay nanlaban sa suspect noong isinasagawa ang karumal-dumal at hindi makataong pagpaslang. Pumunta ang operatiba sa bahay ni Jemar ngunit hindi siya natagpuan doon. Napag-alaman ng pulisya na si Jemar ay nasa Malolo City sa bahay ng lolo umano nito. Inamin naman daw ng kamag-anak ng suspect na si Jemar Reyes ay nagkasala sa pagpatay sa biktima at humingi umano ito ng pera upang makaalis agad patungo sa Malolos at doon na nga siya nasa kote ng mga pulis. Dagdag pa sa report, si Reyes ay nagkaroon na ng kaso kaugnay sa ipinagbabawal na gamot. Si Jemar Reyes ay tuluyan ang sinampahan ng kaso kaugnay sa nagawa nitong kasalanan sa batas. Patong-patong na kaso ang kinakaharap ng suspect tulad ng kasong pagpaslang, resistance at disobedience. Base sa report, kung mapapatunayan sa medico-legal na isinagawa sa katawan ni Mary Ann, madadagdagan pa ang kaso na kakaharapin ni Jemar. Sasampahan muli siya ng kasong rape. Ang butihing alkalde naman ay kinausap na ang kawawang pamilya ni Ann at sinabing tutulungan niya ito sa lahat ng gastusin, pati na ang burol at pagpapalibing sa biktima. Naniniwala si Colonel Barot na matibay ang mga ebidensya na hawak nila laban sa sospek na si Reyes. Gaya ng mga kuha sa CCTV, maging ang salaysay ng mga nakakita sa sospek, kaagad naman na pinuri ni Northern Police District Acting Director Colonel Ponce Rogelio Peñones ang mabilis na pagresolba sa kaso ng paggalaw at pagtumba sa biktima. Dahil sa maagap na pag-iimbestiga sa kaso ay maituturing na nalutas na nila ito at sisiguraduhin nilang talagang mapapanagot sa batas ang salarin. Malaki raw ang naitulong ng mga CCTV camera sa lugar para madakip ang suspect. Makikita raw rito na walang ibang pumasok sa bahay ng biktima kundi ang suspect. Ayon sa mga pulis, lango sa alak ang salarin nang ginawa ang krimen. Kwento raw mismo ng suspect, nakita niya ang biktima sa daan at sinundan niya ito pauwi. Pati raw ang alagang aso ng biktima ay nagawa niyang patahimikin dahil nag-ingay ito. Pinagsisitihan daw ng salarin ang kanyang nagawa. At dyan na nagtatapos ang karumal-dumal na kwento ng paggalaw, paggamit at pagligpit sa kaawa-awang biktima na si Lovely Ann Villa Gomez. Naway magsilbing aral ito para sa inyo, ka-brotherhood, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Ang sinapit ng biktimang si Lovely Ann ay maging daan sana upang labis ninyong maunawaan na laging mapangmatyag, magdoble ingat at mapanghinala sa anumang sirkumstansya. Ingatan po natin lagi ang ating sarili dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang at matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, lamon na ha. Kayo mga pard, ano ang inyong reaksyon sa video ito? Comment down below at ating pag-usapan. Kung may nait kayong itampok sa ating channel, i-comment nyo na rin sa ibaba ah. At sa mga gusto namang magpa-shoutout, ay huwag mahiyang mag-comment, ay iisa-isahin ko kayo. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Salamat po and God bless.